Mayor Alice Guo ng Bamban Tarlac, hindi kilala pero nanalo. Out of nowhere, ma'am, tapos naging mayor kayo, bigla, ganun ba yon? Nanalo ni di po kayo dating SK official. Opo. Naghanap, bilang paghahanda kasi dito sa hearing, syempre naghanap po kami ng, nag-research po kami ng background information tungkol sa inyo online. Pero kahit online, ang nipis po ng impormasyon tungkol sa inyo. So basically, at least politically, parang you came out of nowhere, ma'am, tapos naging mayor kayo bigla. Ganun ba yon? Nanalo kayo bilang mayor. Bilang public servant din, tulad po ninyo, alam ko, hindi biro tumakbo sa eleksyon. Kahit local elections, minsan mas pa kung local elections, malaki ang gastusin. So, alam ko na hindi impertinente na tanungin ito sa kapwa kong nagtatrabaho sa gobyerno. Ano po ba yung source of funds ninyo? Ako po ay isang hog raiser po. Sa Bamban din po yung hog raising operations Opo. Nyo? Opo. Banda saan po doon? Malapit ba? Malayo doon sa Baofu? At gaano pong kalaking medyo operations? Medyo malayo po. Mga 20 minutes po. Malaki po bang hog raising business po ito or maliit lamang? Before po nangyari po yung ASF po, medyo malaki po. Tapos nangyari po yung ASF po, medyo lumiit na po siya. Ilang heads po ito kung kahit medyo lumiit na? Ngayon po nasa 2,000 po. And sa isang taon, ballpark figure, magkano ang kinikita ng isang 2,000 head hog raising business? Kada Your Honor, kada harvest po namin per head, siguro ang margin po nasa around 3,000 to 4,000 pesos po. So at ilang harvest po sa isang taon para sa 2,000 heads at 3 to 4,000 per head, mga magkano sa isang taon ang kinikita po? Dalawang beses po nanganganak po, Your Honor, dalawang beses po nanganganak po ang isang baboy po bawat taon po. So more or less po nasa 1.5 times po ang harvest po per sow po. So given all these factors, taon-taon po magkano ang kinikita sa hog raising business? Your Honor, ang kinikita po namin ngayon po, medyo hindi po siya stable po, gawa po ng may ASF po ngayon, fluctuating po yung presyo po ng baboy po. So, and yet, meron kayong source of funds para parang ang out of the blue, makatakbo at manalong mayor noong 2022 sa Bamban. Opo. And one of Your Honor, one of the reason din po na nag-divest po ako noong 2022 po. 2021 po pala, Your Honor. So, opo, nag-divest kayo. Pero ang gusto kong alamin, paano kayo naka-mobilize ng sapat na campaign fund para, yun na nga, parang out of the blue, dating negosyante, tapos naging mayor sa unang pagsubok nyo pa lang? Opo. Yeah, Your Honor, tinulungan din po ako ng mga kaibigan, tinulungan din po ako ng previous administration din po. Sino mga kaibigang ito na tumulong sa inyo na tumakbong mayor at manalo? Mga kaibigan ko po na nasa hog raising din po. Nasa hog raising or nasa Baofu? Nasa hog raising po. Wala po sa Baofu po, Your Honor. Your Honor. Nandito ba sila sa Pilipinas? Your Honor, sa ngayon po, wala po. Nasaan po sila? Ang alam ko po, nasa China po. Nasa China. Alright, Mayor. Yung ama po ba ninyo ay Chino rin? Ang alam ko po sa tatay ko po ay half Chinese, half Filipino po. Half Chinese, half Filipino. Okay po. Ngayon, ma'am, may ipa-flash po akong helicopter. RP-C1902 na kulay metallic gray. Sa inyo po ba ito? Metallic gray po, hindi po. So may chopper kayong ibang kulay? Your Honor, opo, pero naibenta ko na po. Anong kulay nung chopper ninyo? Your Honor, black po. Black. Kanino po ibinenta?
Binenta ko na po sa isang British po na company po. Anong pangalan po ng British company? Your Honor, kunin ko lang po yung exact name po, ipaprovide ko po. Alright. Opo. So, intayin po namin yun during this hearing. Actually, now that I look at it, metallic gray ba to or black ba to? Baka ito naman yung chopper nyo na ibinenta nyo sa British company. Mukhang metallic, mukhang itim na mukhang may pink stripes. Stripe? Opo, ito po ba ang chopper nyo? Your Honor, black po siya. Yes. Itong photo ay pwedeng magmukhang black din. Ito ba ang chopper nyo? Kung itim ito tapos may pink stripe, ito ba yung chopper nyo dati? Opo, Your Honor. Yan pa yung chopper ko po dati. Eh, akala ko po, sabi nyo kanina, lalo na ngayon, post-COVID, mababa ang kita sa hog racing kasi unstable, fluctuating ang prices dahil sa African swine flu. Pero nakabili kayo noon ng chopper? Opo, Your Honor, before pandemic po. So, anong taon nyo ibinili yung dati nyong chopper? Kung maalala ko po, Your Honor, bago po 2018 po. So, mga 2017. Mga 2018, 2019 po. Double check ko po sa record ko po dati po, Your Right, Honor. Salamat. At kailan nyo binenta sa British company? Recently lang po. Anong taon po? This year po. 2024? Opo. Alright, salamat. Sabi nyo po sa inyong statement, gusto nyong tulungan yung mga residente ng Bamban. May taga Bamban ba na empleyado dun sa Baofu? Yes po, Your Honor, yes po. Meron po. Ilan po? Base po sa investigation po namin, yung housekeeping po nasa 100 plus po. Housekeeping 100 plus. Opo, Your Honor. Pero yun na po. Yun na po yung mga empleyado sa Baofu na galing po sa Bamban. Opo. Lahat-lahat po, ilan ang empleyado o workers sa Baofu? Dun sa 7-story buildings at dorms at dun po sa 14 villas. At sa lahat-lahat na 36 buildings sa 7.8 or 7.9 hectare property, ilan lahat po ang workers? Opo, Your Honor. After ko po mag-divest po, hindi ko na po alam yung exact number po. Base lang po sa investigation ko po na after the raid po, yung housekeeping lang po, 100 plus po. So, alamin po natin mamaya kung ilan lahat-lahat ang workers doon sa Baofu bago ng raid para makita natin kung ganong kalaki o kaliit na percentage doon ay mga itong 100 plus na empleyado na galing sa Bamban. Ngayon, Mayor, isa ito sa mga huling tanong ko sana sa inyo, pero dahil napag-uusapan na rin natin ito, maari bang mahingi yung inyong salen at pati yung sose po ninyo. Kasi curious po ako sino po itong mga kaibigan na nakatulong ng ganyang kalaki na sa kabila nung sabi nyo nga hindi stable na negosyo ngayon sa hog racing, fluctuating ang kita, nag-divest pa kayo sa Baofu, sabi ninyo, pero itong mga kaibigan ay nakatulong para mapondohan at maipanalo yung kampanya nyo bilang mayor. At yun, alam po natin pareho yan, makikita sa ating sose. Kung maaari din po habang ongoing yung hearing natin para makapagtanong pa kami kung sakali ng follow-up question sa inyong SALN at sose, Mayor. Opo.